Nakakuha ng 20 milyong dolyar na investment pledges si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikipagpulong sa ilang negosyante sa sideline ng 43rd ASEAN Summit. Nakakuha rin ng imbitasyon ang Pangulo para bumisita sa Canada sa susunod na taon. Nagbunga ang $20 million investment pledge ang naunang meeting ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Indonesian businessmen. Galing ito sa mga pakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa leading companies sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit sa Indonesia. Naging maganda naman ang pagtingin ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa relasyon ng Pilipinas at Canada. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa Canada. Inibitahan din ni Trudeau si Pangulong Marcos Jr. na bumisita sa Canada sa susunod na taon sa pagdiriwang ng 75 years ng kanilang diplomatic relations. Dumalo rin ang Pangulo sa ASEAN Republic of Korea Summit kung saan sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea na tumalima sa United Nations Security Council resolutions dahil nakababahala ang ballistic missile kamakailan. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Republic of Korea o South Korea sa suporta nito sa pagkataguyod ng UNCLOS at sa tulong nito sa pagresolba sa nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro. Sa ASEAN-Japan Summit naman, pinuri ni President Marcos Jr. ang Japan sa pagsuporta rin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region at ang pagkontra ng Japan sa militarization sa reclaimed features sa South China Sea. Suportado naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagpapalakas ng ASEAN-Japan relations.